Panginoon. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Ito ang mabuting balita tungkol kay Jesucristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito nung matupad ang hula ni Propeta Isaias. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauna sa iyo, ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Hudeya at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag niya ang kanilang mga kasalanan at sila'y binyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kaniyang pamigkis. Ang kanya namang pagkai balang at pulot pukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin. Ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Kayo po bang mga nagsipag-asawa ay mayroong naging tulay sa inyong pagiging mag-asawa? Yung sinasabi sa English na matchmaker. The matchmaker leads the bride to the groom and the groom to the bride, and after the wedding, he fades away. Hindi ba ganun ang isang tulay sa dalawang nag-iibigan? Inaakay ang lalaki patungo sa babae at ang babae naman patungo sa lalaki. Kaya lang minsan sa kasawian ng palad, yung tulay ang napamangasawa ng babae. Meron bang ganyang karanasan? Binabanggit ko ito sapagkat si Juan Bautista ay isang tulay para sa atin. Isang matchmaker. Tayo ay kanyang inaakay, hindi sa kanyang sarili, kung hindi patungo sa Panginoon. Ngunit sa pagdating ng Panginoon, dapat na ihahanda ang kanyang daraanan. Kaya sa unang pagbasa pa lamang, ay pinahayag na sa atin na sa pagdating ng Mesiyas, ihahanda ang daan sa kanyang pagdating. Isang tinig mula sa ilang ang magsasalita upang tuwirin ang landas na lubak-lubak. Na ibig sabihin, sa pagdating ng Mesiyas, dapat ang ating mga sarili ay naihanda. Sapagkat kung hindi naihanda ang ating sarili, tunay ngang hindi natin siya makikilala na siya ang tagapagligtas na dumating sa atin. Ngayon, pinaalala sa atin sa ikalawang linggo na ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon ay hindi lamang paghahanda pagdating ng Pasko. Hindi lamang ito paghahanda pagdating ng kamatayan sa ating sarili o sa ating buhay. Ang paghahandang binabanggit dito ay paghahanda sa bawat sandali ng ating buhay upang makilala natin ang dumarating ay ang Panginoon. Nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, kapag sinabing mayroong mabuting balitang darating, ito ay nagpapahayag ng pagdating ng hari sa isang lugar. Kaya inaasahan nilang may mabuting balita at hinahanda ang daraanan sapagkat sila ay umaasa na mayroong mga pagbabago na mangyayari sa kanilang kapaligiran. Katulad ng maaring mayroong isang bagong building o isang bagong palaruan o isang malaking
ayuda na darating sa kanila. Tunay nga, sa pagdating ng Panginoon, ito ay isang mabuting balita sapagkat ipinakikita sa atin ang daan patungo sa langit na ating tunay na tahanan, ang daan ng kaligtasan. Ngunit hindi natin alam kung kailan darating ito, kaya sa ikalawang pagbasa ay pinaalala ni San Pedro na hindi natin alam kung kailan darating ito. Kaya't ang paghahanda ay dapat mangyari sa bawat sandali ng ating buhay. Kaya makikita natin, hindi sapat na tayo'y nagsisi sa ating mga kasalanan. Dapat merong maging pagbabago sa ating buhay. Kaya dito natin makikita ang sinasabing binyag ni Juan Bautista at binyag ng Panginoong Hesukristo. Sa binyag ni Juan Bautista, sapat na ang tao ay magsisi sa kanyang kasalanan. Pero kulang iyon, sapagkat hindi nagtatapos sa pagsisisi kung hindi kinakailangan. Ang pagsisisi na yan ay magbunga ng bagong direksyon sa ating buhay na tatalikuran ang kahinaan at kasalanan. Kaya nga, sa binyag ng Panginoon, sa binyag na tinanggap ng bawat isa sa atin, ito ay hindi lamang binyag sa tubig, kundi binyag na ibinigay sa atin ang Espiritu Santo. Binigay na sa atin ang binhi ng kaligtasan. Kaya't sa binyag na ito, tayo naging anak ng Diyos at tinatawagang makibahagi sa misyon ng ating Panginoong Hesukristo na anak ng Diyos. Siya ay Diyos na totoo, ngunit naging tao namang totoo para ipakita sa atin ng daan pabalik sa Ama. Kaya pagkatapos buhusan ng tubig ang bata, inalis ang kasalanang mana, siya ay naging anak ng Diyos. At doon, sinabi sa pagpapahid ng banal na langis, ikaw ay makikibahagi ngayon sa pagkapari, pagkapropeta, at pagkahari ni Kristo. Kaya nga, mga kapatid, paano nating makikita ngayon sa buhay natin na hindi sapat yung tayo'y nagsisi sa ating kasalanan? Kinakailangan mayroong maging pagbabago sa atin. At dito tayo tinutulungan ng simbahan, ang inang simbahan, sa paggagawad sa atin ng sakramento ng kumpisal. The sacrament of confession gives us two graces, the grace of forgiveness and the grace of healing. Hindi lamang pinatawad ang ating mga kasalanan, kundi binibigyan tayo ng lakas upang mapagtagumpayan ang ating mga kahinaan. Ngunit alam natin lahat na tayo nasa mundo, malakas ang tukso at maraming pagkakataon na paulit-ulit tayong nagkakasala. Kaya nga, hindi tayo dapat magsawa sa paglapit sa Panginoon sapagkat siya lamang makapagbibigay sa atin ng lakas upang tunay nating maihanda ang ating isip, puso at buong pagkatao sa pagdating niya sa ating buhay. Siya ay dumating nga ng unang Pasko, siya ay dadating muli sa katapusan ng panahon. Ngunit sa pagitan ng unang Pasko at katapusan ng panahon, sa buhay natin sa araw-araw, siya ay dumarating. At ang pinakamagandang paghahanda sa pagdating na ito ay sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Ngayon mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili, kailan ba ako huli pang nagkumpisal? Yung pong sarili ninyo ang tatanungin ninyo. Huwag niyong iisipin, ay yung asawa ko nung pang kinasal kami, nung panaghuling kumpisal niya. Yung bienang ko nung pang unang o nung pang first communion siya nagkumpisal. Hindi sa ating sarili. Kailan ako huling nagkumpisal? Alam natin na marami pa rin ang hindi nagkukumpisal ng regular. Kung gusto nating makatagpo ang Panginoon
sa sakramentong ito, tayo ay magkakaroon ng tinatawag na devotional confession, na regular tayo, halimbawa, buwan-buwan o tuwing ika-apat na buwan, tayo nagkukumpisal. Kaya mapapansin natin sa ating buhay, bagamat nagsisimba tayo linggo-linggo, meron pa rin kaguluhan at wala pa rin kapanatagan ng ating buhay, sapagkat meron tayong mga kasalanan na parang binabaliwala na natin at tayo nagiging manhid na sa pagkakasala. Ngunit kung tayo'y lumalapit sa Panginoon sa sakramento ng kumpisal, tayo ay binibigyan niya ng liwanag ng isipan, lakas ng kalooban at biyayang kinakailangan upang maharap natin ang mga hamon sa ating buhay. Ano po ba ang mga dahilan bakit hindi tayo regular na nagkukumpisal? Isa sa pinasabi ng marami ay, sapat na magkumpisal ako ng diretsyo sa Diyos. Kami na lang ng Diyos ang nagkakaunawaan. Mga kapatid, kahit na yung mga hindi Katoliko, saan ba nagsimula yung practice ng direct confession sa mga Protestante? Sino ang nagtatag o nagsimula ng Protestantism? Si Martin Luther, at sinabi niya sa kanyang diary, "I have given up a number of things in my Catholic faith, but there is one sacrament I really found hard to give up, and this is the sacrament of confession, because this is the only sign under heaven that my sins are forgiven when I hear the priest say, 'I now absolve you from all your sins in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.'" Sabi ni Luther, "Marami akong bagay na tinalikuran sa aking pananampalatayang Katoliko. Pero meron akong isang bagay na tinalikuran, tunay akong nahirapan. At ito ang sakramento ng kumpisal, sapagkat ito lamang ang natataming tanda dito sa lupa na ang kasalanan ko'y pinatawad. Kapag narinig ko ng sinabi ng pari, 'Pinatatawad kita sa iyong mga kasalanan, sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.'" Yung sinasabi natin, nagkumpisal tayo ng diretsyo sa Diyos, paano nating malalamang pinatawad ang ating kasalanan? Isang ilusyon po iyan sa ating buhay. Kaya mga kapatid, kung tunay nating nais na maghanda sa pagdating ng Panginoon, hindi lamang sa Pasko, hindi lamang sa bingit na ng kamatayan, kundi sa araw-araw ng ating buhay, tayo ay dapat nakikipagtagpo ng regular sa Panginoon sa sakramento ng kumpisal. Yung iba naman, kaya hindi nagkukumpisal, ay nahihiya sa pari. Halimbawa, gusto na magkumpisal, nakita, "Ay, si Father Memeng ang nakaupurong, kilala ako nito. Huwag po kayong matakot. Hindi kayo sa akin nagkukumpisal, sa Diyos kayo nagkukumpisal. At kung nahihiya kayo, magdadala ako parati ng kumot. Magtalokbong muna kayo ng kumot at saka kayong lumapit sa akin." Yung iba naman, napakalakas ng boses sa labas ng kumpisyonaryo o sa labas ng simbahan. Pero pag nagkumpisal, iniipit ang boses, hindi malamang kung babae o lalaki nagkukumpisal. Sabihin ng pari, "Pakilakas nga po ninyo ang sinasabi ninyo para mabigyan ko kayo ng wastong payo." Natakot na. Sabihin, kinagalitan siya ng pari. Ang totoo, nais lamang ng pari, matulungan tayo, sapagkat pagkatayo nagkumpisal, binibigay sa atin ang liwanag, ang kahulugan ng pamumuhay Kristiyano at kung paano haharapin ang biyayang ipagkakaloob sa atin. Kaya nga mga kapatid, sana sa ating misa ngayon ay magkaroon tayo ng determinasyon at pagnanais na tunay na magkumpisal na regular. Nang sa gayon makita natin, hindi tayo makakaasa sa ating sariling lakas at talino. Ang Panginoon lamang ang makapagbibigay sa atin ng lakas.
upang kasama ng pagsisisi sa ating kasalanan ay magkaroon ng pagpapanibago ang ating buhay. Amen.